Walang po kami ng update sa pangyayari dyan sa Paniki Tarlac. Ano na po latest? Sa ngayon po sir, na naisampa na po yung kasong double count of murder po doon sa suspect na si Police Staff Sergeant Junel Montales Nuesca po. Nasaan na po si, Sergeant Nuesca? Sa ngayon po, nasa Paniki Municipal Police Station lockup cell po habang hinihintay po namin nakakulong. Yung commitment order po na i-issue po ng korte po. Nakakulong yan, opo. Tama po yan. Doon po siya kung saan may mga kasama po siyang mga may kaso din po. Ito nga po yung suspect. Kasama niya po yung mga preso din po na naghihintay po ng commitment order galing po sa korte. Anyway sir, ang punto po namin ito, talagang hindi karapat-dapat yung naging reaction ng aming membro ng aming hanay. Nalulungkot din po kami sa nangyari dahil alam niyo naman po ang pagsisikap ng ating managing PNP na linisin po yung hanay ng PNP. Kaya nga nalulungkot kami sa insidente nito. Lahat ng pagsisikap ata ng PNP na linisin ang kanyang hanay ay muli po nadudungisan dahil lamang po sa kagagawa ng isang membro. Pero isang membro lang yan. Marami pa rin talagang matitinong police. Colonel, yung baril niya, na-recover nyo na? Opo, ito po yung kanyang issued firearms, 9mm Beretta po. Kasama 9mm. Din po sa naging ebidensya na isinampa po yung kaso sa kanya. Ito po bang police na to? Ano bang kanyan? Ano ba ang routine niyan? Umuuwi lang lagi doon kasi doon pala naka-assign sa Paranaque ito eh. Opo, kasi po crime laboratory po yung assignment niya. Usually po hindi po ganun kahiktik yung schedule nila. Pero ang hinahanap din po namin dito is yung mga previous cases niya kasi lumalamas din po sa coordination na ginawa po namin sa Southern Police District. Eh may mga kaso na rin pala ito tulad po nung 2010 na suspend na ito ng 10 araw, then I think 2014 or 2016. Na suspend ito ng 31 days for refusal to undergo ng drug test. Then on 2019 meron siyang kaso po ng grave misconduct for involvement sa homicide. December 29 and May 9. Colonel, ano pong update dun sa pamilya ng biktima? Sa ngayon po, hinihintay po namin yung kanyang burol po. Kanina po, around 5 o'clock, nasa punerarya po daw po yung mga bakay ng biktima. At ngayong gabi nga po, babalikan uli namin. Opo. Tumating na rin po yung taga-commission on human rights para magbigay po ng legal assistance sa family. At ayong pamunuan mismo, yung sa office po ni Senator Bongo, ay magbibigay din po ng assistance sa mga biktima. Si Secretary Anyo, tsaka ang PNP Chief, si General De Bolsinas, ay nag-commit din ho, Colonel, ng tulong, anumang tulong, financial, dyan sa pamilya. May nakipag-coordinate na po ba sa inyo? Sa ngayon po, ang nakipag-coordinate pa lang po sa amin, yung Commission on Human Rights at yung opisina po ni Senator Bongo po. Sa amin naman po sa PNP, nag-provide na rin po kami ng security sa family. And of course, yung kahit yung family ng suspect, kasi na-trauma din yung kanyang anak na 12 years old. At inilikas na rin po para lang po ma-diffuse yung tension. Yun nga ho, sana isusunod kong itatanong ko, kumustahin ko yung batang yun, Colonel, 12 anyos. Sa harap ng... Sa harap niya, nag-video siya. Sa harap niya, binaril ng tatay niya, yung dalawang... Anong dalawang epekto, tao, ano epekto nun sa bata, ano? Yun nga po, kinausap ko nga po yung kanyang asawa. Kanina lang po, at sinabi yung nilagnat nga daw po yung kanyang anak. Kawawa din yun. Kawawa din yun. Yun nga po, traumatic po yung naging... Very traumatic. Kumbaga, baka patnaaring nung bago nangyari ito kong bachero, baka merong konting boost sa confidence ng bata. Pulis ang tatay ko. May ganun kasi. Pero may mga kilala tayo, anak ng pulis, hindi nila ginagamit yung ganun termino kong bachero eh. Although, proud siya sa pagiging pulis ng tatay niya, pero hindi para gamitin sa pang-aabuso. Pero yung dating nung statement kasi nung bata eh, ewan ko lang kung bachero, ano ba dating sa iyo nung nakita mo sa video? Parang, hindi mo pwedeng ganyanin yung tatay ko. Parang ganun. Parang ganun ang dating. But anyway, sana dumaan sa psychological intervention itong batang to kasi kawawa yan eh. Lalaki siyang ganito. Okay.
Huli na lang pong punto from my end. Nag-file kayo ng kaso sa piskalya. Ngayon, file na po sa Husgado yan. Ito po ay non-bailable offense. Tama po ba yun, Colonel Cabillo? Opo, yung murder po is a non-bailable offense. Non-bailable offense? Opo. Nasa fiscal is na-find out nila na may probable cause. Kaya po, na-file sa court. Na-file sa court. Opo. Yes po. So, ang iniintay po natin, yes, ang iniintay po natin ngayon ay commitment order galing sa Husgado that will take jurisdiction over the case. Ngayon, saan po siya dadalhin? From Paniki Police Station? Depende po sir kung anong ilalagay po ng judge, kung saan siya ilalagay, either sa provincial jail o sa district jail po. May kaso na po ba dyan sa lalawigan ng Tarlac na may nang-aagaw ng baril, ganon? Parang dito sa Maynila? Ngayon po, 2 buwan pa lang kasi ako sir na nakao po at nakikita po naman na very peaceful po na compared sa other provinces ng Tarlac. Ito nga lang po, itong incidente lang na medyo... Sana pagka ibinibiyahe po yan sa kung saan man ililipat, eh huwag pong mangyari yung nang-aagaw ng baril, ganon. Baka, alam niyo naman, yung ibang mga pulis natin, sasama siguro ng loob na nadungisan na naman ang pangalan ng pulis, eh baka... baka ipaagaw yung baril niya. Wag sana ganoon. Wala sanang mangyaring ganoon.